Magandang gabi, B! Ako'y nagbabalik, DJ B-Boy Bibo, para sa ating tuloy-tuloy na BB Time tungkol sa usaping mga problema. Yes, friend, ikaw, kung kasalukuyan kang may kinakaharap na suliranin sa buhay mo, oo. Mga problemang pakiramdam mo ay wala ng solusyon. Yan. Ang masasabi ko lang sa'yo ay kapit lang. Kapit pa. No? Sana huwag kang mawalan ng pag-asa. Naiintindihan kong minsan ang hirap-hirap na talaga, no? Hindi mo na maintindihan. Parang walang sumasagot sa lahat ng katanungan mo na bakit, paano, kailan, saan, lahat ng tanong mo, tila ba walang kasagutan. Hindi mo alam kung kanino itatanong, hindi mo alam kung saan hahanapin yung solusyon. Kaya, nandyan ka. Tila ba lugmok na lugmok sa problema. Pero sana maniwala ka lang na balang araw, darating at darating ka rin sa punto na lahat ng yan ay tuluyan mo nang maiintindihan. Paniwalaan mo lang din yun. No? Na hopefully, someday, magkaroon na ng kasagutan lahat ng katanungan mo. Or magkaroon na ng solusyon lahat ng pinoproblema mo. Maaaring sa ngayon, nakakatakot sa harapin, nakakakaba, nakakabalisa, pero sana eventually, mahanap mo na yung daan palabas sa kinalalagyan mo ngayon. Kasama mo ako sa umaasa, nag-hope, nagdadasal na makawala ka na dyan. Na maalis ka na sa ganyang disposisyon sa buhay mo. Kapit lang. Manalig ka lang, may awa ang nasa itaas. Maaring minsan binibigyan niya tayo ng mga problema na parang hindi natin kaya, pero trust me, binibigyan niya yun sa atin kasi alam niyang kakayanin natin. At umaasa rin siya na kayanin natin. At alam niyo mga yes friend, isa sa mga package na pinapadala sa atin kapag binibigyan tayo ng hamon sa buhay, no? Hindi lang naman yan ibibigay ng problema lang as is. Hindi niya tayo papabayaan na tayo lang mag-isa yung haharap sa pagsubok na yon. Kung iisipin, lahat ng mga problemang pinagdaanan natin, laging merong ibang taong involved sa pag-solve natin ng problemang yon. Kasi yun yung moment nakalakip na mga pagsubok at problema na ibinigay sa atin, na inatang sa ating ulo. Kasabay nun yung mga angels or mga anghel na tutulong sa atin. Nakapaligid sa atin yung mga taong makakatulong para muling umahon, magsimula ulit, bumangon. At para naman no, sa mga yes pre natin na hanggang sa ngayon ay hindi pa rin tanggap at wala pa rin sapat na kaalaman tungkol sa konsepto ng depression. Yan, diba? Yung masidhi or lubhang kalungkutan. Diba? Isa lang po ang masasabi ko. No? Reminder po ito sa lahat na ang depression po ay totoo. Hindi po ito gawa-gawa at lalong hindi po ito arte lang. Nangyayari at nangyayari po talaga ito sa ilan nating mga kapwa. Diba? Sa ilang tao. Totoo siya. Mahirap siya at hindi siya biro. Hindi yun isang bahagay na para sabihin mong drama lang niya yan, arte niya lang yan, nagkukunyari lang yan. Hindi po yun totoo. Hindi po tama yung sinasabi ninyo. Kasi yung nararanasan niya po ngayon, maging siya, hindi niya na alam kung paano niya i-handle yun kasi hindi niya na rin yun kontrolado. Isipan na po yung kalaban. At mahirap kalaban ang isipan. No? Kaya ang kailangan nila ay hindi panghuhusga mo. Ang kailangan po nila ay pangunawa. Pag-intindi. Onting kompromiso, sige.
Kung wala kang magandang sasabihin, 'di ba? Much better po siguro kung itikom mo na lang 'yung bibig mo, kasi baka mas lalo ka lang makasama sa kondisyon or kalagayan nila. Hindi mo rin pwedeng sabihin na okay lang 'yan. Ako ba? Okay lang 'yan. Kasi hindi nga po sila okay. Kasi kung okay lang yan, edi sana wala siyang problema. Sana wala siyang iniisip. Kaso nga ang problema, hindi siya okay. So hindi okay lang yan. At mas lalong hindi po sila dapat kinukumpara sa iba. Yung kondisyon po nila o yung kalagayan nila, yung nararanasan nila ay hindi po kakumpara-kumpara sa iba. Magkakaiba po tayo ng karanasan sa buhay. Diba? Hindi tayo pare-parehas ng pinagdadaanan at magkakaiba po tayo ng kakayahan sa pagtanggap ng mga problema. May iba-iba po tayong paraan kung paano natin kinakaharap yung mga pagsubok na binibigay sa atin. Kaya hindi po tamang magkumpara. Hindi mo pwedeng sabihin na si ganito ganyan niya, ganyan din naman yung na-experience. Bakit siya naman okay? Hindi po tama yun. Kaya ikaw, yes, friend, kung may kasalukuyan kang pinagdadaanan, sige, daanan mo lang yan. At gusto ko lang sabihin sa'yo na wala ring masama kung hihingi ka ng tulong sa iba, lalo na sa mga profesional, yung mga eksperto, yung talagang makakatulong sa'yo, yung talagang mabibigyan ka ng sapat na lunas para dyan sa nararamdaman mo. Walang masama doon. Kasi meron pa rin tayong misconception sa ating society ngayon, no, na kapag ganyang humihingi ng tulong or kapag ganyang merong karamdaman or hindi maayos na kondisyon sa pag-iisip, di ba, na kapag humingi ka or nag-seek ka ng help for mental condition, sasabihin agad ng ibang tao, baliw, lukaret, may tililing, which is sana, di ba, unti-unti mag-vanish na, mawala na yung ganyang terminologies para sa mga ganong tao na nakakaranas ng mental health issues. Kasi hindi nila deserve masabihan ng ganon. I mean, if you're telling them those words just to mock them, hindi po tama. Nali po. Minsan po tayo po na kung sino pa yung mga walang kondisyon na ganito, minsan tayo pa nga, di ba, yung hindi nakakaunawa. So sana tigilan na natin yung mga paggamit ng ganitong terminologies at ibabato natin sa mga taong may pinagdadaanan. Ang depression po at ang anxiety at kung ano pang kondisyon na may kinalaman sa pag-iisip ay gaya lang din po ng mga tipikal na karamdaman ng ating katawan. Gaya lang po yan ng sakit sa ngipin, di ba? Walang pinagkaibayan sa sakit sa puso, sakit sa baga. At kondisyon sa pag-iisip, pare-parehas po yan. Lahat po yan kailangang bigyang lunas. Kailangan po yan hanggat may pag-asa, ilaban natin. Lahat po yan posibleng magamot. Kaya ikaw sana, yes, friend kong BB, sana huwag kang mawala ng pag-asa. Looking forward ako doon sa araw na isusurvive mo kung ano man yung pinagdadaanan mo, yung mabigat mong nararamdaman. Sana maging okay ka na. And I promise, kapag napuntahan mo na o nalagpasan mo na yung moment ng mga problema, hindi man magiging okay pa rin ang lahat kasi wala lamang perfectong buhay, no? But I'm telling you, kahit papaano gagaan ang buhay. At masarap sa pakiramdam yun. At alam kong gusto mo nang maranasan yun. Kaya laban lang. Walang sukuan. Okay? Well, anyways, yes, friend. Tatlong oras na BB time na naman ang ating pinagsamahan. Nakapiling mo ang BB mo sa Radyo DJ B-Boy Bibo. Ang DJ na single, ready to mingle, basta walang label. Magkasama at magkarinigan tayo muli bukas, araw ng Sabado, 2 p.m. to 6 p.m. Dito pa rin at dito ka lang sa istasyong No Problem, ang 101.1
Yes, FM. Good night, BB. Mwah, mwah. 101.1